brother and sister. I just want here to share you a small verse. And since I never came here a lot, but puri ng Diyos dahil I have time now. Yan, dahil po long weekend dito. So, magsishare lang po ako ng mga verses dito na maaari nating basahin kapag may free time po tayo or magkaroon po tayo ng personal connection. Sometimes gusto nating manatili sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen. At makaka-relate lang po dito yung talagang pong nagbabasa po ng Biblia. So, purihin ang Diyos dahil po meron po tayong verse na isi-share. Babasahin ko po para nakakatulong po ito kapag tayo po ay masaya, malungkot, lahat-lahat na po. So, dito po natin makikita sa di ba mga kapatid, kapag po tayo believer, maraming pong mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. So, kailangan po isuot natin yung sandata natin sa ating mga kalaban. Yan. Weapon, our weapon. Yan. With the breastplate of righteousness in place. Yan. Nasa ano po tayo sa mga verse na maaari natin gamitin kapag may mga burdens po tayo. Dito po sa verse na ito. Marami pong verse na ito. So, dito, babasahin ko po. Righteousness is something God gives us. We are not righteous on our own. Yan. Hindi po tayo maging righteous para sa ating pansarili. Kung tayo naisin natin na maging righteous po tayo para sa mga pagsisikap natin makagawa ng kabutihan, hindi po sapat yun, mga kapatid. Kailangan po natin si Lord upang magkaroon po tayo ng gabay, upang mabago po ang ating mga buhay. Kailangan natin si Lord. Siya po yung magbabago sa ating mga buhay. Yes, dito po natin makakikita sa Romans 6 verse 18, sinabi po dito, you have been set free from sin and become slaves to the righteousness. Amen. Yan, pinalaya na po tayo sa pagiging sinner nung time po na tayo po ay tinubos nating Panginoong Diyos na buhay sa cross ng Kalbaryo. So, makikita po natin dyan na talagang pinalaya na po tayo. Kailangan lang po, yung kalayaan na yun ay atin pong malakaran sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi na po natin yan ulitin. Kumbaga, tinubos na po tayo, di ba, kagaya ng mga halimbawa, meron po tayong sinanla, tapos tinubos po natin. Ibig sabihin, safe na yun kasi tinubos na natin. Yung sa material things na aspeto ng buhay, yun po yung kahalagahan ng pagtubos. Kumbaga, naging safe na ang lahat. Kung may sinanla ka tapos tinubos, ibig sabihin, hindi ka na mananagot doon. Kagaya din yun sa ating Panginoong Diyos na tinubos po tayo ng kanyang buhay. Mas higit pa yung binigay niya sa sanlibutan. Buhay po talaga ang tinubos niya para sa atin. So, kailangan lang po, wag na po nating ulitin yung mga ginagawa natin noon. Dahil tinubos na po tayo, ibig sabihin, lumakad na po tayo dun sa kalooban ng Diyos. Yan. Dito po sa Romans 4:3, sinabi po dito, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Yan. Naniwala po si Abraham na may Panginoon, may Diyos po. Mula noon hanggang ngayon, tayo pong lahat ay alam natin na may Diyos. Maliban na lang po siguro sa mga taong atheist. Kasi po yung atheist, mga kapatid, hindi po sila more on hindi po sila yung guys, kasi marami po tayong klase sa mundo, marami pong tao dito sa mundo, iba-iba po. Pero talagang sa paniniwala natin, isa lang po talaga naglikha sa atin. Pero meron po talagang, kumbaga yung nag-aaral po sila. Di ba, may mga scientist po tayo na talagang pinag-aralan po nila yung mundo natin. So, irerespeto po natin sila. Yan, may mga atheist po. Ibig sabihin, hindi po sila naniniwala. Pero tayo na namulat po tayo since bata po tayo na minulat tayo sa ating magulang na may Diyos, 'di ba? Sinong gumawa ng mundo? Sinong gumawa ng dagat? Sinong gumawa ng kalawakan, 'di ba? Alam natin, mulat na mulat yung mata natin na
hindi yan kayang gawin ng tao. Yung araw, paano yan ipaliwanag? Di ba ibig sabihin, mayroon talaga pong Diyos na lumalang sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya yung mga naniniwala na ganun, irespeto po natin sila dahil sa mundo naman po ay may binigay si Lord sa atin. Dalawang opsyon ng buhay. Kung ba sumunod o hindi, nasa sa atin po yon. So, yan po. Pero para sa atin na naninalig na may talagang Diyos, since bata po tayo, dahil dito po sa Pilipinas, minulat po tayo ng ating mga magulang nung bata pa na may Diyos. Yan. Lumaki po tayo na may Diyos. Yan. So, dito rin po sa Proverbs 4, verse 23, sinabi po dito, "Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life." Yan. Pag-iingatan doon po natin yung mga puso natin. Yan. Kanina nag-share po ako sa kapatid ko na ingatan yung pag-iisip natin. Dito naman po sa sinishare ko sa inyo ngayon is yung Proverbs 4 verse 23. "Above all else, guard your heart, for is it the wellspring of life." Ito po yung daluyan ng ating buhay, mga kapatid. So, kailangan po ingatan po natin yung ating mga puso. Kapag po yung puso natin ay masasaktan lagi or bibigyan natin ng sama ng loob, mga pains, anger, hindi po to maging healthy. Kasi dyan po nakatira si Lord sa ating mga puso, mga kapatid. Diba laging sinasabi sa mga magulang natin, ingatan nyo po yung mga puso nyo. Diba pag na-broken hearted tayo, masamang-masama ang loob natin, yan din po ang dapat nating ingatan sa ating mga buhay na hindi natin bigyan ng sama ng loob ang ating mga puso, kapatid. Dahil dyan po si Lord nakatira. Sa puso, siya tumitingin. Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Kung bibigyan natin na siya ng mga basura, ano bang makikita ni Lord dyan? So, basura. So, kailangan linisin natin yung mga puso natin. Huwag tayong madaling magtampo. Huwag tayong magsalita ng yung magtanim ng galit sa ating mga puso. Yan. Magpatawad po tayo kung kailangan. Ilang beses po ba tayo magpatawad? Diba sa Biblia, nagtanong, ilang beses po ako magpatawag, Ginoo, Panginoon? Tinatanong niya si Lord. Ibig sabihin, unlimited, habang buhay, magpatawad ka, syempre. Ganun po tayo, mga kapatid. Kasi kailangan lumakad po tayo ayon sa kaluman ng Diyos. Kapag ito po ay nagawa natin, magiging matibay po tayo. Dahil yan po yung breastplate of righteousness. Kumbaga, yun yung kasuotan na ating gagawin sa araw-araw nating buhay. Isusuot natin yan lagi kapag tayo lumakad, umalis ng bahay, kung saan man tayo at sa mga sa school din, ganun din, sa trabaho natin. So, kailangan meron tayong breastplate of righteousness. So, mga kapatid, yan lang po ang aking maibahagi sa inyo. Nawa po ay maunawaan natin na ang Diyos talaga ay mahalaga. Ang Diyos ay number one para sa akin. Na siya po ang nagbigay sa atin ng buhay at nagbibigay sa lahat natin mga pangangailangan. Yes, paano tayo makapagtrabaho kung wala tayong kamay? Diba lahat ng ito ay galing kay Lord? So, lahat ng ating gagawin ay dedicate natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil yun po ang nais ng Lord sa atin. So, God be the glory. Maraming salamat. Nawa po ay may maibigay din po ako sa inyong positibong pananaw at pananalig sa ating Panginoong Diyos. Dahil yun po ang ginawa niya sa akin. Kung siguro makita niyo, mapansin niyo ang pagpabago sa aking buhay, hindi ko mabago ito kung wala akong Diyos sa aking buhay, mga kapatid. So, to God be the glory and honor para sa ating buhay na Diyos. Salamat po. Nawa tayong lahat ay isipin natin na mahal po tayo ng Diyos. Anytime, anywhere, pwede tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Wala pong bayad. Free lang po yan, mga kapatid. Yan, lumapit po tayo sa mga na may Biblia or walang mga Biblia. Maaari po nating basahin ang mga salitang ito sa ating mga apps or isi-search natin sa Google. Kapag nais nating lumapit sa ating Panginoong Diyos, magkaroon po tayo ng effort na matuklasan kung sino ba si Lord sa ating buhay, kapatid. Ganun na lang at dito na lang po at ang papuri ay para sa ating Diyos na buhay. Amen. God bless po.